Dahil sa hirap ng buhay, nagtrabaho si Monica kung saan isa siyang kahera sa isang grocery store. Dahil malayo ang uuwian ni Monica, doon ay nagpa siya na lamang ang pamilya niya at ang nanay niya na makitira na lamang sa kapatid nitong si Nola. Kapatid iyon ang kanyang ina at malapit lamang sa pinagtatrabahuhan niya ang lugar. Mabait ang tita ni Monica na si Nola. Wala siyang naging problema sa ilang buwan niyang pakikisama sa tita. Pero ang tahimik na pamumuhay ni Monica, bigla na lang mababago nang dumating sa buhay ng tita niyang si Nola si Rafi, ang kauuwi at dating nakulong at ngayon nakalaya niyang tito. Sinadya talaga ni Monica na hintayin ang nobyo nito na si Ter makauwi sa bahay nito malapit lamang sa kanila. Nais man manatili sa lugar nila upang mas malapit sa kanyang nobyo, walang nagawa si Monica kundi ang magtrabaho sa lugar malayo sa binata. Ilang minuto pang naghihintay ang dalagang si Monica. Halos mapuno na ang kanyang lamesa dahil sa dami ng pagkain na hinahain ng magulang ni Ter sa kanya. "Eto, bibingka iha, kainin mo habang mainit pa." Wika ng medyo matanda ng ina ni Ter. "Naku, salamat po, hindi na po sana kayo nag-abala." Ani Monica at inilapag sa mesa ang pagkain. Umiling naman ang ina ni Ter at ngumiti lamang kay Monica. At matapos ang ilang minutong paghihintay, doon ay sa wakas ay si Ter na ang dumating at iniluwa ng pinto. Agad na tumayo si Monica upang salubungin ang kanyang nobyo at ito'y yakapin. Nagtataka man si Ter, umiti lamang si Monica na para bang walang kalungkutan na iaanunsyo sa binata. "Sa labas na lang tayo mag-usap, Ter. Hindi na rin naman ako magtatagal eh, dahil may aasikasuhin pa ako sa bahay." Ani Monica. Sumunod naman si Ter agad at lumabas sila ni Monica. Doon ay nang makabuelo at sila na lamang ng binata ang natira, ipinaliwanag kaagad ni Monica ang magiging desisyon niya na pag-alis sa bayan. At katulad na lang ng kanyang inaasahan, mabilis at galit na hindi sumang-ayon si Ter sa kanyang naging desisyon. "Hindi mo pa nga naibibigay sa akin ang sarili mo? Nais mo nang umalis at mangamuhan sa ibang lugar? Ano? Hahanap ka na ng bagong nobyo mo?" Napapikit ng mariin si Monica sa makitid na pangunawa ni Ter. Huminga lamang siya ng malalim at sinubukang kumbinsihin ang nobyo. Ngunit katulad ng nauna, tila matigas at walang pakialam sa kanya si Ter. Tila ba sarili lamang nito ang pinapakinggan at lahat ng kanyang sabihin ay binabaliwala nito. Nauwi sa matagal na pagtatalo ang paliwanagan ni Monica at ni Ter. Hanggang sa napuno na lamang si Monica at nagpa siya ng umalis na lamang. "Nakahanda na ang magagamitin mo, iha," ang ina ni Monica nang makauwi siya sa bahay. "Nay, sabi ko naman pong ako na lamang mag-aayos." "Naku, hayaan mo na. Wala rin naman akong ginagawa rito sa bahay. Tulog naman tong si Migs kaya makakakilos ako." Tanggi ng ina ni Monica. Ngumiti lamang si Monica at pumasok sa kanyang silid. Agad niyang inilapat ang likod sa matigas na higaan at napahilamos ng sariling muka matapos ang mga nangyari. Napagtanto niya na sa pagkakataong iyon ay makasarili si Ter sa desisyon na huwag siyang umalis dahil lamang sa gusto nito. Ngunit katulad nga, buo na ang desisyon ni Monica na makatulong sa pamilya. Kakapanganak lamang ng kanyang ina at dalawa pa ang nag-aaral na kapatid niya. Doon pa lamang, dapat naiintindihan na ni Ter ang bagay na iyon. Nang iwaksi ang malalim na iniisip, muling lumabas si Monica sa kanyang silid at naabutan niya ang kanyang ina na abala sa bunso niyang kapatid na si Migs. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Monica na siya na lamang ang gumawa ng gawain. Agad na nagtungo si Monica sa kusina upang magsaing, pero pagbukas na pagbukas sa lamanan ng bigasan, wala ni isang butil na bumungad sa kanya. "Manghiram ka na lang muna sa tita Nora mo, Monica." Ang ina ni Monica habang buhat ang kakagising lamang na kapatid. Ayaw man ni Monica, wala siyang nagawa kundi sundin ang kanyang ina. Dala ang kaldero ay agad nang nagtungo sa likod bahay upang tunguhin ang lugar ng kanyang tita. "Bakit hindi na lamang kayo magsaing ng lupa? Total naman, yan ang lagi niyong problema."
Inis na wika ng tita Nora ni Monica. Hindi naman siya umimik at tinanggap na lamang ang masasakit na salita, kasabay ng pagtanggap sa dalawang gatang na bigas. Matapos yun ay umuwi na si Monica upang isaing na ang nakuhang bigas. Matapos ay nagprito lamang siya ng itlog at tuyo na ulam. Matapos yun, naisip ni Monica na maglinis ng kanyang silid kahit paggabi na, dahil mamayang madaling araw pa naman ang alis niya. Iniisip rin niya na matagal mababakante ang silid niya. Nang makalabas at makakain, muling pumanhik si Monica upang matulog. Marami mang gumugulo sa isip niya, nakatulog pa rin si Monica. At nang magising, nauulinigan niyang mahinang pagtawag sa kanya ng ina at pagkatok sa kanyang silid. Narito na ang tita Nola mo, iha. Agad na bumangon si Monica nang mahimigan iyon at mabilis na kinuha ang bag sa gilid ng kanyang higaan. Hindi na nagbihis pa ng pangalis si Monica, dahil nang maligo siya noong gabi ay pangalis na damit na ang kanyang isinuot upang hindi na iyon maging abala. At katulad ng inaasahan, nang makalabas ay agad si Monica na sinalubong ng kanyang tita Nola at ngumiti ito sa kanya. Mabuti na lamang at doon ka maninirahan, Monica. Matagal na akong walang kasama sa bahay at natutuwa ako nang naisipan mong doon na lamang tumuloy. Ani Nola. Yun nga po, tita. Mas malapit po kasi yung bahay niyo sa pinagtatrabahuhan ko. Tsaka namamahalan po ako at nangihinayang sa pamasahe. Paliwanag ni Monica at sumakay na lamang sa van ng kanyang tita. Ilang minuto lamang ang naging biyahe nang makarating sina Monica at ang kanyang tita Nola sa bahay nito. At katulad ng inaasahan ni Monica, ay simple lamang ang bahay ng kanyang tita. Ngunit masasabi ni Monica na ibang iba iyon sa kanilang bahay. Puno ng halaman sa paligid at mga palamuting ilaw sa gabi. Nang tawagin ay agad na pumasok si Monica sa loob. Pero ang kamanghaan ni Monica ay napuno ng pagtataka nang lumabas sa silid ang isang lalaki na medyo may katandaan ng itsura. Ah, kaibigan ko yan, Monica, si Pablo. Paliwanag ni Nola kay Monica. Naguguluhan man, napauo na lang si Monica. Agad na minando sa kanya ng kanyang tita Nola ang kanyang magiging silid na tutuluyan. Sa pagkakataon rin na yun, walang masabi si Monica sa taglay na kabaitan ng kanyang tita. Pinatuloy at pinakain siya nito nang walang kahit na anong sinasabi sa kanya. Kaya naman, labis na lamang ang pasasalamat ni Monica. Nang matapos kumain, agad na nagpa siya si Monica na siya na lamang ang maghugas ng plato na kinainan. Sinang-ayon na naman yun ang kanyang tita Nola. Kaya naman agad na rin itong pumasok sa sarili nitong silid upang pumanhik at magpahinga na rin. Pero ang tahimik na paghuhugas ng pinggan ni Monica ay napawi nang marinig niyang bumukas ang pinto. Doon ay nakita niyang muli ang matanda na pumasok sa loob at agad na dumiretso sa silid ng kanyang tita. Binaliwala na lamang ni Nola ang mga nakikita niya at nagpatuloy sa paghuhugas ng plato. Pero ilang minuto lamang ang lumipas, narinig ni Monica ang kakaibang tunog mula sa silid. Maingay yun, na tila ba pinaparusahan ng tunog na siyang nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanya. Tumaas ang balahibo ni Monica sa pagkakataong yun, dahil hindi naman na siya bata at alam niya na ang ginagawa ng kanyang tita Nola at ng kaibigan daw nito. Pero sa kabila ng mga naririnig, nagpatuloy lamang si Monica at nang matapos, agad nang pumasok sa kwarto at natulog. Muli ay sumapit ang umaga para kay Monica. Maaga siyang nagising upang tumungo sa trabaho, habang ang kanyang tita Nola naman, abala sa pagluluto. Umuwi ka ng maaga, Monica, ha? Ani Nola. Ngayon darating ang Tito Rafi mo. Si Tito Rafi po? Wika ni Monica na hindi nakuha ang ibig sabihin ng kanyang tita Nola. Dahil lang alam ni Monica, nakakulong ang kanyang Tito Rafi sa kasong pagnanakaw. Oo, iha. Nakalaya na siya ngayong araw. Kaya nais ko sanang umuwi ka ng maaga para sa munti nating salo-salo. Tumango lamang at ngumiti si Monica. Nagulat man ay hindi niya na iyon pinahalata sa kanyang tita Nola. At kumuha na lamang ng masasakyan
upang makatungo sa trabaho sa bayan ng Lourdes. Nang makarating sa trabaho, katulad ng dating gawi, ay iginugol ni Monica ang buong araw sa pagbibenta sa grocery store kung saan siya nagtatrabaho. Matapos makuha ang sweldo, ay agad nang nagtungo sa padalahan upang ipadala ang isang buwan na sweldo para sa pamilya. Nagtira lamang si Monica ng 1,000 piso para sa sarili. At nang matapos, ay agad siyang umuwi nang makita sa cellphone na pasado 5:00 na ng hapon. Nang makauwi si Monica, katulad ng inaasahan, bumungad sa kanya ang masayang ngiti ng kanyang tita Nola. Habang abala sa pag-aasikaso sa kanyang tito na si Rafi na halos 3 taon na nakulong. Kain na Monica, masayang wika ni Nola at kinuha ang siko ni Monica upang sumabay sa pagkain. Ang laki mo na pala Monica, ani Rafi. Agad naman na kinabahan si Monica sa paghagod ng titig sa kanya ni Rafi. At upang hindi mahalata na kinabahan, agad na umupo si Monica sa silya at ngumiti. Naging maayos ang hapunan na yun at halata sa tita Nola niya na masayang masaya sa pagdating ng asawa. Pero ang masayang tawanan ay napawi nang maulinigan ng kanyang tita Nola ang isang tawag. Agad itong nagpaalam na sasagutin lamang ang tawag. Kaya naman, mas kinabahan si Monica nang sila na lamang ni Rafi ang naiwan. May boyfriend ka na ba, Monica? Wala po, kakahiwalay lang namin. Sagot ni Monica na nagpatuloy sa pagkain. Mabuti naman. Wika ni Rafi at ngumisi. Mabuti yon dahil bata ka pa. Nagkibit balikat lamang si Monica at muling sumubo ng pagkain. Ngunit hindi pa man niya nangunguya ang sinubo ay halos mabilaukan siya nang hawakan siya ni Rafi. Agad na napatingin si Monica kay Rafi na tila ba hindi natinag at nagpatuloy lamang. Walang mali siya to Monica. Ani Rafi at nagpatuloy lamang. Hiniyaan lamang yun ni Monica at nagpatuloy sa pagkain. Pero hindi lang doon natapos. At mas tumindi pa nga ang ginawa ni Rafi. Baka po dumating si Tita Nola. Wika ni Monica na halos mapigil na ang paghinga niya dahil sa ginagawa na nito ang bagay na iyon. Hindi. Magtiwala ka lang Monica. Basta huwag ka lamang mag-iingay. Ani Rafi. Ngunit napawi ang lahat ng nararamdaman ni Monica nang bumalik ang kanyang tita Nola dala ang malungkot na mukha. Agad namang inayos ni Monica ang sarili at naupo ng maayos nang maupo muli ang kanyang tita sa tabi ng asawa nito. May problema ba mahal? Tanong ni Rafi sa asawa nitong si Nola. Hindi naman umimik kaagad si Nola at bahagyang umiti kay Monica. Na-hospital si Lola Noring. Nais ko sanang magtungo roon bukas. Ngunit wala namang maiiwan sa bahay at doon sa mga pa-order ko ng mga puto. Ako na lamang mahal. Ihatid na lamang kita bukas sa sakayan. Tapos sasikasuhin ko yung mga pa-order mo bukas. Ani Rafi. Muli ay hindi umimik si Monica sa pag-uusap ng kanyang tita Nola at ni Rafi. Nang matapos ang kainan, agad nang pumasok sa silid ang dalawa. Naiwan siya sa hapag mag-isa. Agad naman na niligpit ni Monica ang pinagkainan at nagpasyang siya nang maghugas ng plato. Pero ilang minuto pa ang lumipas, halos dumulas ang plato sa kamay ni Monica. Nang marinig na naman ang malakas na boses ng kanyang tito at tita, na halos hinahabol ang hininga pareho. Anhin man ni Monica na hindi isipin, ay tila imposibleng hindi nila ginagawa ang bagay na yun. Dahil base sa pagsigaw na ginagawa ni Nola, ay tila ba nalalasap na nito ang dulo. Binaliwala na lamang ni Monica ang mga tunog na naririnig at nagpatuloy na lamang sa paghuhugas ng plato. Pero hindi pa man nakakabawi, halos sumiwalay ang kaluluwa niya nang maramdaman niya ang bulto ni Rafi sa kanyang likod. Agad na kinabahan si Monica. Pero halos ang nakapagpagulat sa kanya ay ang biglang paghigit nito sa kanyang siko at siyang ginawaran ng isang halik sa labi. Hindi sinolang nais kong makasama Monica, ani Rafi nang matapos ang isang halik.
Ikaw ang gusto kong makasama at gawin ang bagay na yun, iha. Napanguso lamang si Monica sa sinabing iyon ni Rafi. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Rafi at agad nang ginawa ang bagay na iyon kasama si Monica. Hindi na nga malaman ng dalaga kung ano ang gagawin at mararamdaman ng mga oras na yun. Pinagpapawisan na siya ng malagkit dahil kakaiba ang nararanasan niya. Walang pinalampas si Rafi kay Monica, kaya naman talagang baka hanap-hanapin iyon ni Monica. Ilang sandali nga lang, tagumpay si Rafi at nagawa nilang dalawa ang bagay na yun at parehas nilang narating ang dulo. Matulog ka na para may lakas ka bukas. Uwi ka ni Rafi at muling hinalikan sa pisngi si Monica. Nangihinaman ng tuhod, agad na naglakad si Monica at pumasok sa kanyang silid na para bang walang nangyaring kakaiba sa kanila ni Rafi. Hindi nakatulog si Monica ng gabing yun dahil nai-imagine pa rin niya ang nangyari. Ngunit pinilit pa rin ni Monica na makatulog. At katulad nga ng inaasahan, maagang umalis si Nola at si Rafi. Kaya naman, siya lang ang naiwan sa bahay. Dahil walang trabaho, muling nahiga si Monica sa sofa. Pero ilang minuto lamang ang itinagal na uulinigan ni Monica ang pagdating ni Rafi. Nang pumasok sa loob, ay nailang pa si Monica dahil sa nangyari kagabi. Pero katulad ng inaasahan, mabilis siyang hinalikan ni Rafi. Halos malunod si Monica ng mga oras na yun. At doon, nagpatangay na naman si Monica ng kanyang nararamdaman. Nang maramdaman ni Monica ang malambot na sofa sa kanyang likod, ay alam na niya kung ano ang magaganap. Muli nilang ginawa ang bagay na iyon hanggang sa marating muli nila ang dulo. Paulit-ulit nilang ginagawa ang bagay na iyon. At lahat ng nangyaring yun, naulit at palihim silang umaalis ni Rafi. At doon ay ginagawa nila ang bagay na dapat ay hindi nila ginagawa.